remaining. Team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Mga kaibigan, we are back for more Dota 2 action dito sa Kuya Nix page for PNX Bet Invitational. At meron na naman nag-relocate, si Pilage, mga kaibigan. So nagmambout na si Kuya D, and kami naman ni Pilage ang magiging casters nyo for the game number 2 of this best of 3 series, Amihan Esports versus Execration for the lower bracket. Bracket. Lower bracket, bracket. Ano, kamusta nga na? Wala pang tulog si Pilage. Nasamo na naman nga. May nag-poof si Mipo pala to. Mipo ni Kuya D. Nga, no? Grabe naman si Hubert. Saan daw ako magpapabakuna? Magpapabakuna po ako na flu. Ano nga ulit? Dahil uso. Tuesday, ano? Bakuna Tuesday. Bakuna Tuesday. Yes. pag nilamig yung... Nandun ba yung jacket natin? Oo. Oh, so, hindi. Mahina naman yung aircon ngayon eh. So, hindi ako. Medyo nararamdaman ko na yung lamig. Pero, keri-keri lang. At hello sa mga viewers natin dyan. Keep on sharing the stream. Grabe naman si Yuki Hirasoma. Hello, hello. At kay Nos... Gerson Pumpkin. Wow. Hubert Bale. Ayan. Grabe naman. Anong resolution mo? Bakit ako maganda? Baka mamaya 720 lang yun, kaya ako maganda. Ilagay mo na sa 1080. Ilagay mo na sa 1080. Oo. Yeah. Baka makita mo na yung mga chismis ko sa mukha. Okay, gawin mo lang 1040. Kahit mo lang 1040. 1040 lang baka kasi may lumabas na pangit na isa. Ayan. Kay Jason Solomon, Ron Kilio. Ayan, pa-shoutout daw habang nanonood sila dito sa barangay. Anong barangay yan? Anong barangay hello? Yan? Baka barangay, yeah, yan, Tagay, ha? Yes, hello kay Vanessa, sure. Hello. FJ Robles. Kay Sunny, FJ Robles. Kaya, ayan, Ronald Napigkit. Pasigaw daw. Wah! Nya! Nya! Wah! Sen, alam nyo, kung napansin nyo, kaming tatlo, ay, may banks kami. Ni Casey, ni Diane, ako. Hindi kami nag-usap-usap. Hindi sila nag-usap-usap, tama. Bigla, ako kasi, alam niyo naman, di ba sa mga salon, di ba? Madam, mama, trim lang. Eh, yung mga, Diyos ko, yung mga barbero. Mas maganda sa iyo to. Girl, mas maganda sa iyo to. Mas marunong pa sila sa gusto mo. Ganun, kaya ganun ang nangyari. So, sabi ko, madam, pa-trim lang kahit yung sobrang
liit lang, ganyan. Siyempre, ikaw, para ka naman bata na hindi ka makakapalat. Oh, mukha lang nakakover ka, nakaganyan ka lang. Hi, Maki! Yung una, okay lang eh. Nandi, ganito pa kahaba eh. Okay na yan eh. Biglang inikli. Nanlaki talaga yung mata ko. Oh, mata! Paano yung bangs mo mga ganito lang, no? Ayan. Lisa, ito. Ikaw ba yan, Lisa? Hello daw kay... From Adolf. From Invercargill, New Zealand. Grabe naman yung ano. Ipagluluto mo na lang ako. Sige, ang favorite ko ay chicken curry. Ay, totoo ba? Oo. Favorite ko yan, chicken curry. Oh, yan ang hindi ko na ano. Mabantot lang, pero masarap. Oh, parang ano, parang... Dirty. Hindi, di ba ang bawo naman kasi talaga ng curry, pero sarap siya. Grabe. Wala po ako ibang ibig sabihin. Pasintabi po, pasintabi. De, isa bang iset ng example? Sinigang na may labanos. Tama, di ba? Amoy tofu. Amoy tofu lang kilikili. Ano yun? Sinigang sa bayabas yun. Yung amoy ano? Amoy alimuom. Yung ano, yung amoy utot. Yung sinigang na may labanos, di ba? Yung sinigang sa bayabas, yung amoy ano, amoy walang dito. Oh, di ba? Sige nga, bigay pa nga kayo ng example dyan na hindi kaaya-aya ang amoy pero masarap na food. Diba? Diba bagoong yun? Mas mabaho, mas masarap. Oo, ano? Totoo. My ears! Teka lang. Parang mali. Ano? Mas mabaho. Ano? Mabaho. Oo. Ay, mabango daw yung curry. Ako kasi, para sa akin yung curry, diba amoy ano siya? Amoy... Parang, alam mo yung hindi naligo na kilikili. Hindi, nagkaroon lang ng brand na ganun yun. Oo. Kasi nga, yung ano, diba? Basta yun. Dapat nahahaluan kasi ng onion. White onion. O, langka daw. Durian, diba? Hindi mabango pero rapsy. Langka? Mabaho ba ang langka? Hindi ba malakit lang ang langka? Mabaho ba? Burong mustasa. Ano yung burong mustasa? Ano yung nakatawa? Ano? Fermented. Oh, shawarma, 'di ba? Yung iba, pero ako nababanguhan na ako sa shawarma dati. Yung biryani. Ah, biryani. Diba? Yung biryani. Sarap. Diba? Sarap. Chicken biryani. Medyo hindi mga sabi ni Banaro, baka mabaho na pagpanis na. Eh, iba na 'yung pagpanis na. Ayan, 'yan ang binuo. Ah, burong mustasa. Stinky tofu. Gumagawapin ako niyan eh. Pero anyway, ang sarap naman ang pinag-uusapan natin. At 3 p.m. na. So kung naghahanap kayo ng masarap-sarap na merienda dyan, tawag na kayo sa Wendy's at 8533-3333. Available din to sa GrabFood and Food Panda. Ayan. At sa iba pa nating sponsors, Enervon Active, Predator, Seal Series, and Red Bull. So maraming salamat. At sa mga viewers natin. Shout out kay Boss Cholo. Boss Cholo Virada ng Enervon. Ng Enervon. Shout out, boss. Sinabawang Paniki. Co-ones ko yan eh. Ha? Sinabawang Paniki? John Richard Gomez ha. Diyan nagsimula ang ano ha. Tandaan mo, ang Paniki na nananahimik sa kuweba tapos bigla niya sasabawan. Sinabawan, di ba? Diyan nagsimula ang lahat ng ito. Napaka... May TI sana tayo kung di kayo kumain ng sinabawang paniki, di ba? Ewan ko na lang kung sino yung mga kumain-kain dyan. Ba't kasi kailangan nyo pa yun eh? Hindi ba pwedeng looks na lang? Hello kay Christian Maroto. Pabati daw from Abu Dhabi. Wow! Dondi Arguelles. Uy, Benny naman yan. Ay. Gusto ko ng ganyang shirt. Dondi Arguelles, ha? Gusto ko ng ganyan. May ganyan ako kulay puti. Mamo, magtatagay tayo kayo. Sama ko. Sana makasama sa Dreams. Ay, nawala daw. Nawala yung draft natin. So, chicharong bulaklak? Uy, usog ko dito. Hindi ko makita. Bibingkang Abnoy. So, ang pinag-usapan namin dito. Ito. Pinag-usapan namin, mga pagkaing mabaho pero masarap. Ay, ganun. Durian, di ba? Sabi niya curry. Sabi ko sinigang sa labanos. Oo, nababawin ako sa curry. Pero favorite ko yun. Sabi ko sinigang sa labanos tsaka bayabas. Ikaw? Ano na? Itlog? Itlog? Anong itlog? Walang ligo. Bugok. Akala ko walang ligo eh. Bugok na itlog. Akala ko walang ligo. Ay, oh. Oh, yan. Ganda ng damit. Uy, ano? Kimetsu no Yaiba. Uy! Tsuyoku nareru ryu o shita boku o tsurete susume chudoshita te getsunai wo nanai wo
naredemo tumene tsuyaku nareru arigato kanashimi o di ba sa ulo ko? Tamang nagano lang ako, waveform, ten style. Oo, yung mga ganyan. Hello sa mga fans ng Demon Slayer. Ayan, o. Uy, kung... Isa yung unique. Hello, Doc, kay Jopin at 10K MMR. Sabi ni Ronnie. Yan, kumpleto na yung draft natin na execution na ipasok Lost nila pa? Ang Arc Warden. So, ang carry naman ng Amihan Esports dito ay Shadowfin carry. Ay, hindi. Slider carry, Shadowfin mid. Teka, ba't nag-position ko si Jaco? Kasi kanina, ang nag-safe lane ay si Abby. Si Jaco yung nag-mid, si Jawo yung nag-off lane. So, siguro meron silang slight adjustment of kasi laning. Kasi based dun sa lineup na yan, ay yung lineup nila kapag nagkakas ako dun sa ibang tournament na ano, kinakas ko sila. Dazai 4, Abby 3, Jigen 5. Laging ganun. Nagpapalit lagi ng role si Jawo tsaka si Jaco. Pero ang downfall ng lineup ng Amihan Esports dito ay wala silang hard carry. Pwede naman nilang gawing heater si Slardar, pero yung sobra-sobrang carry like na like yung isang Arc Warden. Ng, yung bubuhat ng buong game. Like six, yun ang kulang, yun ang kulang sa ano. Well, si Arc Warden naman kasi hindi to agad nag-online eh, no. Kailangan pa nito ng items talaga. Tempest si... double tapos Midas. Pag nakuha niya 'yan, all goods na 'yan eh. Jaco nag-AM, malo sila. Ganda-ganda ng ano, ganda ng laro ni Jaco kanina. So, ayun nga. So si Jawo nga dito ang magse-safe lane. Abby goes to off lane. Tapos, ayan yung normal. And then, yung mid nila. Lagi yan, magpapalit lang. Pero, ayan, pakilala muna natin yung mga manlalaro sa magkabilang kupunan. For the side of Amihan Esports, Jaco will be playing Shadowfin. Abby will Your be playing Doom. Dazai sa kanyang Tiny. Wearing jersey number 7, Jawo with this Lardar. And Jigen with this Io. Yup, on the dire side naman, Execration Squad. Raging Bimbo ang ES dito. Ken for the Mars. Mid lane Mars. Okay. Ooh. RR para sa Vengeful Spirit. BDZ para sa Rubik. At si Palos ang gagamit ng Arc Warden dito. So, okay naman. Kasi ang lineup ng Amihan Esports dito, hindi sila ultimate base. Si Doom lang talaga yung aasahan nila dito for ano. May ano, di ba? May mime. Mayroon translator. Alam mo yung ano, yung mga ano sa ano. Dapat nandun niya sa may 45. Dahil may bilog dito sa gilid eh, sa ano eh. Pero ito na nga, nagkakagirian dito sa may bounty rooms. Let's see. DJ, naka-tether kay Jawo. Uy, tinulak pa pala yun yan ang sinipa. Lang, pero makakakuha pa rin. 2-for-2. 2-for-2. Yung ay, kay Boss Beo. Saan tayo punta, boss? After nito, boss? Sama ko, boss! Sama ko! Ay, tara. Sige, boss. You? Yeah? Abi, so may pause muna. What is sleep? Tagaytay only. Wala nang tulog-tulog, kaya sabog na to si Pilan sa antok. Ilang mo sa antok na to eh. Hello kay Daniel Vinculado, kakatapos lang daw mag-answer ng modules. Good luck at sa lahat ng mga nag-online class dyan na naka-break at nanonood sa always dito. Respect your teachers. Study hard. Yan, ha? Yes, study hard ha. May kaibigan din ako mga ano, i-balance teacher. Ang Dota at pag-aaral. Pero doon ako sa malupit yung, di ba ngayon sinasabihan lagi ng teacher na umayos ka ng upo mo. Oo, pero ngayon, wala ka sa bahay nyo. Hindi mo na masasabi yan ngayon. Pag nakaupo ka, nakaganyan ka. Sige ma'am, ngayon mo na sabihin. Okay. Loko nga yung mga yun. Si Jaco dito, tamang bato lang ng ano, ng race na hindi masyadong tumatama, pero tatlo yun, ha? Tama ba? Tatlo yung tumama kay ano. Pero si Mars with na may natural na mataas na armor, yes. Hindi niya masyadong iindahin yan. Pero pag lahat yan, nasa lo niya, boom, panis talaga. Medyo may katiyan. And lalo na't walang ano yan, larong bulwar. Nag-TikTok na wala sa kilid. Lalo na't walang bulwark yan. Ogapit
ang Oga Pit po natin is ayo yun China. Wala China, po, wala po. Po. Naka-break ata ngayon eh. Tapos bukas playoffs, no? Tama ba? Parang gano'n. Tama lang na ano. Kasi dami, sabi rin dami din talaga nanonood ng ano eh, no? Ng Chinese Doge. Well, masarap naman din kasi talaga manood ng Chinese Doge. Oo, saya. Buti ironic nga, sabi nga ni Casey, sobrang ironic kasi sa kanila, kasi sa kanila nagsimula, tapos sila pa yung okay-okay ngayon. Sila yung unang-unang may, ano, may LAN event, diba? Pero kasi, I think, mas disiplinado sila kaysa sa mga, ano, dami kasi talaga matigas na ulo dito sa, ano, sa Pinas. Do not be selfish. And siguro na-contain din nila. Ewan ko kung totoo, na zero na daw ang cases sa Wuhan, ganyan. Parang hindi na umakyat, parang gano'n. Really? Yung nabasa ko sa isang, ano, sa isang article. Kaya dahil nagpuntahan sila sa Philippines. Siguro, nagkalat na eh. Pero, anyway, dito naman sa midlane, no, nauna sa last hits and denies dito si Palos at saka si Ken. Oo, kahit sabihin natin na medyo nakahara siya eh. Importante naman doon, nakakasecure siya ng last hit. Oops, sayang yung, ano, yung range keep, hindi pa ma-deny. Makukuha nung SF yan. Ryan Chris Cabral, kailan po ba ang calibration? Usually, after yan ng battle pass, di ba? Nagsistart yung, nagre-restart yung season. Mga this month or next month yan ba ni Corrado? This month or next month siguro. Usually, ganyan ba sa after ng TI at pag nawala na yung battle pass, dun na nagre-restart. Uy, yun lang. Sakto-sakto yung bash of the deep. And then, the Slithering Crush. Pero tatadyakan lang yan ni Kuya Bimbo palayo. Dito naman sa top lane. Sabihin ko sa ano, sumaboy ba to? Hindi ba lah? Rickson eh. Ako rin eh. Lagi, minsan nababanggit ko na si Rickson yung gumagamit ng ano, Vengeful Spirit eh. On the top lane, Doom. Alam mo, isa sa mga comfort heroes ng Amihan ay Doom. Sa ilang games na nalaro ko sa Amihan, hindi nawawala yung Doom. Ginagamit ni Jawo, ginagamit ni Abby, di ba? Minsan mid, minsan off lane. Kaninang game, di ba? Naka-doom na. Naka-doom na naman. Yan ang isa sa mga ano nila, best heroes at comfort picks hero ng ano ng Amihan. Pansin ko lang, ha? Well, gamit na gamit din naman. At saka, maganda naman, maganda naman kasi talaga siyang ma-spam ngayon. So, ganun lang din, basic na kung hindi mo gagamitin or kung hindi mo kung hindi mo gagamitin, might as well ban it. So, yes. Naka-priority. Saka yung meta kasi natin ngayon, 'di ba? Nabanggit natin before na yung meta ngayon is scary meta. So, usually yung mga strat na ginagawa ng teams ay mga 4 protect 1. So, Doom is very good hero against sa mga ganong strategy kasi yung isang fina-funnel nila, so sorry for the term dahil ML term siya. Yung isang oh, teko, nakakuha sila dito. Ah, kanina pa nag-stay dito sa mid lane si Dazai and nag-pay off naman. Nakuha nila dito si nakuha nila dito si Ken. Siguro hirap din talaga si SF dito sa ano, sa Mars. Kaya napilitang mag-stay ni Dazai dito. Pero yun na nga, 'di ba? Sobrang ganda ng Doom against sa mga ganon. And for execution, mukhang ganon yung ano nila dito, yung strat nila. Protect Arc Warden. At saka yung early game kasi ng kagandahan kasi ng Doom na early game. Kapag mabilis kang mag-level 10, yung first talent mo, ano na agad eh, maganda na yung pagpipilian mo eh. Kung gusto mo ng ano, late game, late game insurance, habulan, maganda kunin mo yung movement speed, yung Scorch Third. Kung ano naman, Doom dependent ka, pwede mong kunin yung plus 1, direct ano yun, plus 1, plus 2. Plus 2, diba? Ang ganda, parehong maganda yung talent din eh, kaya mabilis naman mag-scale ng Doom. Pero doon sa kabilang side, Kuya Bimbo. Kiss for ano, in favor of Amihan Esports dito. Napatay pa nila yung offlane Earth Spirit ng Execration. So, medyo mahirap yung laning ng ano, Exe. Superhero. Superhero. Superbody? Dikit? Kaya mo yan, kaya mo yan. Medyo, medyo na chika si Maring. Si Maring, si Maring. Ayan yung cheese whiz nila. Ayan. Ayan. Pero, let's see. Amihan Esports with the early 2 kills. Gets. Okay, Bimbo. Naspata na naman dito ang Earth Spirit with the Rubik. Tingnan natin na tatlo. Ang malapit si Jaco dito. So, 6 minutes into the game. Hindi pa masyado action-action-jackson yung laro natin.
Kasi talagang pinagfa-farm nila dito. Pero ang maganda talaga sa lineup ng Amihan is si Slardar, 'di ba? Hindi siya yung hero na mana dependent kasi ano lang yan, right click lang yan at maipon niya yung kanyang Bash of the Deep. Mas sakit na niyan. And Abby goes down with the rotation ni Ken dito sa top lane. Oh, so first rotation coming in from the Mars who played at who played position 2. And Bimbo, sinalo naman niya agad yung pwesto sa mid para walang masayang na XP. Pero ito, Arc Warden, re-respond din rin dito. Jaco in trouble. Couple more of right. Ixen is down. That's a double kill for Kuya Bimbo. Dazai will also go down. So, tatlo agad yun. Oo. Pero, tatlong heroes ang nag-commit on the mid lane. Tip para kay Jaco. Napaday kasi nila dito. Grabe naman ang asahara. Ito na ang, ano eh. Ang ganito mag-asaran sa Dota. Itip mo. Low-key ano. Low-key asaran eh, no? Pero, sabi nga din ng mga, ano, nung mga CIS players, di ba, na sobrang effective ng tip. At saka yung mga, ano, yung mga chat wheels na all chats, sobrang effective pang tilt. Ano rin kasi, diba, kung hindi matibay yung, ano mo, yung, ang tawag dito, yung mindset or yung mental, ano mo, mental strength mo, kumbaga. Yes. Pero, op, there's a toss. Pero iaangat lang nila. Nilang makuha. Ito yung sinasabi natin, di ba? Hindi ka mag-aalangan pag ikaw starter, eh. Ipunin mo lang yung right clicks mo at looking at that, oh, level 3 Bash of the Deep. Ang sakit talaga niyan. But on the other side, Abby goes down. Tatlong hero na naman ang nag-commit dito sa top lane. And level 7 si Palos dito while Slardar still at level 6. Let's see. They might go for the push onto the top lane. And let's see kung magre-react dito ang Amihan Esports. So hindi pa rin naglalagay ng Requiem si Jaco. Max Raze at saka ano yung ano, fourth Necromaster skill. Necromaster. Necromaster yung second skill niya. Pero off, tabi sila. Naku, walang Requiem, sayang. Pwede sayang tabihan. Pero mukhang mabibiktima naman yung pag-ibig kay si RR. Joke lang yun. Palos pa rin. Hoy, ata Higen. To. Naku, nakapag-magnetize pa. Oh my God. And the savior. The savior of the year, mga kaibigan. Raging Potato nandito na. Wala pang Doom available. So, killing spree. Jaco falls down. There's the Arena of Blood. Tingnan natin. Raging Potato, makakagulong. Palayo sa karaka. Wait. Tingnan natin. Makukuha pa nga agad dito si Abby. Pero RR will be taken down as well. Dazai, there's a leap. If there's a leap, there's a way. There's a leap, there's a way pa nga dito. Four-man down. Might be a team wipeout, mga kaibigan, pero hindi na ipipilit ng execration to. So, Jaco, mabubuhay pa siya dito. Kasi ito din ang strength ng isang Slardar. May damage ka na, may armor ka pa, may kunat pa. Diba? Pero, Genshin Impact na ba? Genshin, yun na. Nakot ng ay ko yung Genshin Impact. Kalma. Gusto ko na rin maglaro niyan eh. Kalma lang, sa Genshin Impact, papaleven tayo dyan. Oh, pero anyway, ayun na nga, pero sobrang tagal nung clash na yun ha. Yes, and ang pangit lang, syempre, Amihan Esports yung nag-open up nung team fight. And then, sila yung nawala ng apa. Possible team wipe pa nga yun. I think, wala pa rin kasi sa timing yung Doom. Kung meron, kung level 6 na sana siya at meron siyang Doom available, pwede pa nilang mapanali yung clash eh. Kaso sumama si Abby, well, I think no choice na talaga siya eh. Pang dagdag damage lang siguro for Amihan. Pero, nadehado kasi sila dun sa clash. Kasi, kulang yung damage nila, kulang yung skills na maibabato nila. And sobrang importante nung Doom doon sa clash na yon. So I think yun yung naging mali ng Amihan Esports. Hindi, ano na siguro kung meron ding Requiem. Kung merong Requiem yun. Yun na nga eh. Nasa tabi na nyo si Palos, diba? So mali yung timing. Mali yung timing. Oh. Kasi hindi umayon yung ano eh. Hindi umayon yung stars sa kanya. Oo. Pero, hindi umayon ng universe. Kung nagkataon na may Requiem siya doon, katabi niya lang din si Ano. Sabog talaga ang nga ni, ano, dun, ni Palos doon. Sigurado yun. Net worth daw, ayan. So, sa mga bago nating viewers, no, kung nagtataka po kayo ba't di namin pinapalabas yung net worth, automatic po siyang lumalabas kapag 10-minute mark na. Kasama and then, andyan din yung mga last hits and then nice and yung levels ng heroes doon sa gilid. Yan. Yung mga maliliit na numbers, dyan yun po yung level nila. Makikita natin kung sino yung mga under-level dito, mga supports. No? Shoutout to you, ano, kay Boss Nico Makarasig na gumawa, ayang gano'n yan. Oo. Yung nag-ayos niya ng overlays natin. Ninyo Abanag, bakit daw ang Bloomy? Kasi po bagong bakuna po ako. Today is Bakuna Tuesday! Ayan.
Grabe. Minsan lang ako magdamit babae. Inaasar niyo ba ako? Ha? Kayo ha? Teka lang. Bimbo with initiation. Dito mama ang rolling boulder. Pero hindi na nasa gila dito. Kinasahan na nga ng magnetize. At lift on to jawa. Pero right clicks. Binabato na ng isang slider dito. Ang sakit ha. Hindi malalabanan ni Bimbo to. Patayin na nga. Parang napamali pa ata yung lift ni BDC doon. And sakto na dumdin siya. Bawi. Ito na. Ito na yung bawi ng amihan dito. They don't have Doom available. Pero hahabol ata si Jawu dito. Bibilis pa nga dahil nasa tubig. Pwede nilang makuha ang kill dito on to Ken. Napakabilis mga kaibigan na si Bat. But still, apat na hero tong kalaban niya. Arena of Blood, maibabaton. Ay, okay. Nakakuha pa si Ken. And nice usage of his ultimate. Oh, na ano pa nga sila doon? Na micro pa nga sila ni... Ken doon dahil umabot siya, umabot siya doon sa taas eh. Nawala siya sa tubig eh. Diba? Yes. I think sobrang ano, yun na yung momentum ng amihan eh. Nakabawi na sila ng konti and I think, ano nila, iniisip nila na makakabawi na sila doon sa crush na yung Requiem. Binagsak na nga pero hindi masyadong natamaan itong si Mars. Are they going for the chase? Pero ikinansin na nga din yung rolling boulder dito. Swap. Mukhang na ano sila doon. Nagpanik lang si Kuya Ara. Pero Palos, dahil dun sa mga clash na yan, Palos, nagkakaroon siya ng space. And ito yung talagang ano eh, ito yung kailangan ng isang Arc Warden dito. Meron na siyang Hand of Midas and going for Maelstrom. Pero mamapatay. At least, hindi pa threat dito yung ano eh, yung Arc Warden. So, hanggat wala siyang Boots of Travel, hanggat wala siyang Maelstrom, ang hirap magpakita sa lane. Lalo na kung ganun ka-advanced na... kumukuha ka mag-isa ng objective, talagang pwedeng-pwede kang puntahan ng Amihan Esports dito. So, I think, space, more space para kay Palos ang pwedeng gawin ng exit. Pero madali na lang din kasi maboboost yung ano ni Palos since he already has a Hand of Midas. Mm-hmm. Diba? So, Tempest Double, kuha-kuha lang ng proper usage lang ng Midas. Kailangan walang masasayang na oras. And pwedeng lumaki ng at least 3k yan kung hindi siya mapipitas after nung ano na yun. Kung magpatuloy yung ginagawa niyan ganun na farm lang. Mjolnir, maya-maya pa yan, team fight eh. Ayun pa lang yung pinaka-farming item niya dito. Yung Mjolnir which is pa-deliver na nga and then going for Boots of Travel. Yan talaga ang key item dito. Kasi hindi mo masabing online na ang isang Arc Warden kapag wala tong first 3 items na kailangan niya. Hello kay Dwight Anseta. Yun lang, nalusaw. Parang bula itong si Dazai. Good three-man smoke from Execration. Sobrang bilis ang pangyayari na. Parang nawala si Tony doon. Hindi daw kasi pinalitan ni Palos yung pangalan niya. Dapat daw pa-win. Hindi Palos. Joke ni Kuya D. Tito jokes. Kasi deep in... Ah! Wait, Palos. Diba? The jokes. Okay. Ayun na bala. Kay Kuya D yun, ha? Hindi sa amin yun. Hindi sa amin ang galing yan, ha? Ayan, hello kay Ninyo. Grabe, ha? Kayo, ha? Inaasar niyo ako. Minsan lang talaga ako magdamit. Sige na, magti-t-shirt na nga ulit ako bukas. Awit. Ayan. Okay. Ako nga nagulat ako, meron kang yung pa-Chinese pa-Chinese Chubalo. Mga ganon. Chinese mo. Yung pa ganon. Chinese garter, oo. Oh, diba? Sound ako ng ganyan one time. Mada Chun-Li yung dating. Oo. Oh. Anong tawag mo sa kanila ito? Pigtails. Ganun. Oh, basta yung Chinese, may bao sa ulo, di ba? At Execution, going for the push dito. So, in terms of objectives, nakakalamang talaga sila. And, let's see, maanap pa ng magandang timing itong Amihan Esports. Pero Dazai with the Avalanche, mukhang lalabanan niya tata si Bimbo. Pero yun lang, nagamitan ng Descent dito. And mukhang sisibat muna sila, may iwan dito si Kuya Arara. Alay na lang, dito naman sa kabilang side, Arena of Blood, one more right click, ang ganda ng blink. Okay, eto na nga, may maelstrom na si Palos dito. O, tamang light click onto the Slardar. Let's see, nasibat pa dito, pero mukhang napalayo pa nga. That was a misplay. Pinahabol ng multo, mga kaibigan. Tumatakbo na si Jawu ngayon. Tingnan natin kung maabot na ba siya ng multo ng kahapon. Yan ang pinakamahirap pag hinabol ka ng multo ng kahapon. Multo ng kahapon, yan ang pinakamahirap kalabanin. Kasi kahit gusto mo na mag-move on, pero teka lang ha. Uy, that was stolen Doom! Ikinasa na nga dito kay Jaco! Delikado si Jaco dito. Shadow King in trouble. And that's a triple kill for Palos. Napaganda pa nga, no? Dumagdag pala sa lista. O nga, no? Nadagdag pala sa listahan niya siya, no? Si Slardar dun sa bottom lane kanina. Hello kay Rojan Jimenez. Ayan, shoutout.
Nino, Henry A, Yukira Soma. What's up? Kailan na ako magkukumu? Ang schedule ng Kumu stream ko ay every night. Pag nanonood ako ng Kumu mo, kung wala akong kas, talaga napapaano ko. Isang chicharon mula sa top order po ha. Kung may request po kayo, pasulat na lang po sa tissue. Dalawang pinsen, tsaka ano, dito sa table number 6. Yan. Ganun kami sa Kumu eh. Parang beer house trip eh, no? Ayan, tingnan natin. And, another objective will be taken by execution dito. Pero napapunta sa loob ng dome itong si Jaco. Mali na pinasukang Liga. Pero Jawo, naswap pa nga siya dito. And yung ano, Tempest Double na iwan sa loob. At pulasan na nga dito. May magnetize na nakakabit sa kanila. Ang ating mga kaibigan, Tanggal Aray. I.O. goes down. Abby, medyo delikado pa sila dito. Patay ata to with the magnetize. Pero makakasurvive pa nga si Abby, mga kaibigan. Are they going for the chase? Hindi na ata nila aasimin to. Pwede na nilang kuhanin yung mid lane. Since kung makikita natin yung mapa, wala pang nakukuhang objective ang amihan dito. Hindi pala na-reset. Akala ko na-reset, mamamatay sana yun. Pero 19 parang medyo maagang nag-online yung ano, yung arc warden. Siguro I think for Amihan, nakulangan ako sa gank nila, sa ikot. Knowing na ganito yung lineup nila, Slardar, IO, Tiny, Doom, at SF, di ba? Hindi naman to talaga yung ano eh, talagang ibabaon mo sa farm. So, I think kulang talaga sila sa rotation. Hindi nila napupuntahan kung saan na, hindi nila nasusmokean si Arc Warden, hindi nila napipitas. Napipitas-pitas nila, pero hindi nila napupuntahan kung saan siya nagpa-farm. Which is ganun kasi dapat yung gawin mo sa isang Arc Warden eh. Ibulahaw mo yung farming ano niya, and laking tulong nun para mapigilan yung pag-online ng isang Arc Warden. And sayang yung lane ni Jaco kasi nanalo siya sa lane niya eh. Ang ganda ng lane niya against kay Ken. Pero Requiem, ikakasan na nga ata dito, napigilan pa mga kaibigan. At sinabag pa nga dito, BDZ gets the kill. Jaco goes down at tip pa nga. Na-jam yung ano, yung pagkasa. Oo, nasasayangan ako sa lane ni Jaco. Ang ano kasi, more on pick off base kasi yung lineup nung Amihan, di ba? Pick off. And yun na yung nagkulang nila. Mm-hmm. Ganyan yung lineup nyo, pero hindi nila na-execute ng maayos. So, yes. I think, ang winning condition pa dito ng Amihan is ma-shutdown nila si Palos. Si Palos, mamaya. Ang ano rin kasi, is kung more on pick off kayo, ang ginawa naman ng execution is nilakasan nila yung team fights naman. Mm-hmm. Diba? Kaya pag nakikita natin, maraming rotation yung ginagawa ng supports. Kahit lalo na si Bimbo na fast scaling yung hero niya, which is Earth Spirit. And alam naman natin na Earth Spirit ay napakaganda talagang position 4 niyan. Position 4. So pag nilagay mo siya sa offlane position, mabilis din siyang mag-level, mabilis siyang magkaka-item. So, mas effective. Mabilis makakaikot. Pero si Jaco na naman, mga kaibigan, ginagawang put trip dito ng execution. Pero na-relocate out. Oh. Pero nakapitan siya dito ng magnetize. Pero may sustain naman coming from the IO. So, ang galing ng ginawa ng IO dito. Saving out Jaco. Grabe si Chigen dun, ha? Pero, op! Pagbalik naman nila, yun lang makikita nila si Kuya Bimbo. Oo, the right clicks from Jawo. Tingnan natin, ma. Punta na sa Dota 3. Pumunta ng Dota 9! Dota 9! Palayo eh! Hala, pwede pala yun? Pwede pala yun? Ngayon ko lang, akala hindi ko sa... Hindi ko in-expect na, no? Ang layo pala ng pupuntahan niya. Ha? Alam ko yung pwede kang, ano, technical. Pwede yun, di ba? Sa Phoenix, ginagawa din yun, di ba? Pero hindi ko alam na kapag nagpatuloy ka, doon ka lalabas sa kabila. Parang ka nagpunta ka sa kabilang street. Hindi mo kasali ang TNC dito. Wala pa ata silang boss 5. And mga tier 2 Pinoy teams po yung mga nandito. Execration, Neon, Smart Omega, Adroid. Yan po. Yan. Dota 10. Diba? Nagpunta na sa Dota 9 si Bimbo. Experience, diba? Experience talaga. Kung alam mo naman din kasi yung ano, mechanics. Yan din naman binabayaran sa mga player. Pero op! Okay, the relocation, nandito na. Pero swap dito kay RR. Tingnan natin, wala siyang swap available. Pero meron palang mas magandang target si Ken dito, mga kaibigan. And the toss will be there to help out Jaco para mag-deal ng damage. Nakuha rin nila sa wakas si Ken dito. Ang ganda ng ano, ang ganda ng laban dito ng Amihan. Smoke dito sa likod, pwede pa silang lumaban. Pero Palos, nandito na nga. The right click will be here. Abby,
Tingnan natin, Dazai dito. Makakadikit nga sila kay Palos. At tingnan natin, Toss will be there. Pero dominating strike para sa isang Arc Warden. Dako, pwede pang mamatay dito. Konting right click na lang. And Dreamman will fall down sa amihan. Pwede natin gawing apat to. So, Rolling Boulder, makakahabol ata. Baka matimpay pa. Ay, naku. Ay! Wala, ito, ito, na saikohan sila ng amihan dito. At buhay na buhay nga ang Slardar, mga kaibigan. Ganda sana nung ginawa ni, ano doon, ni Doom. Na nabait na si Bimbo, pero wait lang. Speaking of Bimbo. Si Bimbo! Wait! Yun na nga. Napitas, hindi talaga, mahirap talaga pag may napapag-usapan. Pero just wait lang. Bimbo things. Oo, Palos. Just Bimbo things, mga kaibigan. Ano ba bang bago? Walang bago kay ano yung kay Kuya ano si na yun, matik na yun kay kuya natin Bimbo. Pero 21 wins into the game, 12k gold lead para sa Execration Squad. So kahit pa paano pumapalag pa rin naman ng Amihan Esports dito. I think sa items magkakataluhan dito eh. So better choice of items lang para sa Amihan Esports. Kasi ganito na yung lineup nila eh. Wala silang hard carry, which is ang pwede nilang gawing damage dealer si SF at si Slardar. Oo, oh, eh kaso yung, I think, ay, hindi ko alam kung, ano yung nasa courier direct niya, no? Ni, ano yan? Silver Edge? TP lang. Ah, TP. Akala ko Silver Edge. Kasi, okay. Kung magka-glass cannon build siya dito, pwede niya, sabayan. Pero, wait lang, eto, okay, laban na better naman. Better target? Then, ah, pakaganda swap coming from RR, and then there's the Arena of Blood. Kaso, patay. Ken. Yes, and speaking of better items, BKB na nga dito ang kinuha ng Amihan Esports, which is yung mga skills na pwedeng iba to ng ang execution dito ay pwedeng manigate ng BKB. Pero ito na nga mga kaibigan, nahabulin nila. Pero nakapag-requiem pa dito si Jaco sa gilid. Nasa Psycon sila, Rolling Boulder. Papatatama nga dito kay Jaco. Pero right click from the Arc Warden. Nandito na rin, napakasakit Kuya Eddie. Ganda. Ang ganda pa nga, napaganda pa nga dito. Since alam nila na wala ng BKB eh. Oh my God. Napakahusay. Pero ang gandang target nito naman din kasi nun eh. Si Ken yung nakuha nila at di na nga maabutan dito yung Tiny. So, 3-man down para sa Amihan Esports. Hindi rin nabitaw pala yung Doom. Nasaan si Doom nun? Nandito. Nandito. So, ano, hindi, nag-TP na yung Doom. Kasi kasama siya dun sa ano kanina, diba? Dun sa teamfight kung saan nila nakuha si si Ken, oo. So, parang napalayo lang siguro. Yung Doom tsaka yung SF. Oo. Yun nga eh, katabi kasi nalilito din ako eh. Pero, and ito ng hidden jutsu mga kaibigan ng execution. This might be an uncontested Roshan. 13 seconds para sa Slardar, 5 seconds naman para kay Jabot, ay kay Jaco dito. Pero hindi na nga nila maabutan and Aegis will be secured by the execution squad. So Ken dito, ano ng item niya? Desolator. Going for suntukan. BKB. Sasabayan na lang nila ng ano ng suntukan kasi since minus, maganda nga kasi sa lineup ng Amihan. Minus armor na dala nung carry Slardar, di ba? So in terms of physical, lamang sila kaya nag-glass cannon build yung ano, yung SF. Ang problema dun sa pag-glass cannon, syempre, fragile ka, baka mabasag ka, pero BDC, uy, good swap, pero one more right click, BDC is down. Same as Raging Potato, pero wait lang, there's a pause. Nag-pause dito, mukhang merong ano, merong naglalag din, parehong teams yung naglalag dito, so hintayin muna natin, guys. Ayan. Grabe naman kayo. Trip na trip. Pag-tripan ako ng mga viewers natin, you know. Relax lang kayo, see. Ha? BKB. Up na dito for the both teams natin. Pero ang power spike kasi ng Amihan dito is kapag meron silang BKB. I think, pag wala silang BKB, mabilis lang silang mapapatay. Ano ha? Location. Okay, drums dito. Plus, napakabilis. Tignan natin. Arena of Blood sa tatlo, pero Ken, sasabihin ko pa naman sana magandang sumabay si Ken ng suntukan kasi meron siyang Desolator, meron ding stolen corrosive base ngayon si Rubik, or kanina, pero op. Lahat daw ng internet service provider sa Pinas ay naglalag, o ganun ba? Nako po. Kalungkutan yun ha, kung ganun yun nangyayari. Ano, Mark, ano, Mark Banaag, di ba meron niyang linabas si ano? CPN, may ano ba ulit? May... Ang sabi nga nila, September 25 to 30 lang yun eh. Ewan ko, pag ngayon ko lang nalaman, October 6 na pala ngayon. Bakit parang ramdam ko? Parang ano, hindi pa rin nawala eh, no? Tagal na nun. And medyo bumababa yung network lead ng execution kasi kahit pa paano nakakasabay na yung Amihan with their BKB. So, sabi natin kanina, better choice of items nga. Yes. So, BKB is the key para sa Amihan eSport dito. Item check, ayan, going for...
Silver Edge. Diba? Itong si Shadowfin, si Jaco. So, Doom, BKB pa, pa-BKB pa lang siya dito. And Tiny, mag-yul siya dito. Slardar. AC, AC. Buo siya ng AC dito. So, IO, mag-Greaves. Earth Spirit. Pipe and Vessel. Pipe and Vessel nga. Kulang pa rin sa BKB si Ken eh, no? Ayan ang mga items natin. At kay Arc Warden, ito na nga. Meron siyang Aegis. And going for Hex pa siya. Meron na siyang play. May Mjolnir na dito. At Boots of Travel. Then, going for, ano yan, ha? Going for Hex. Hello kay Johnwell. Ayan, uy! Village, my friend. Johnwell, my friend. The most devil player of Dota 2 at 3 a.m. in the morning. Oo, teka lang ha. Nagpumupwesto dito ang execution. They don't have vision dito sa jungle. Sibat muna. Sibat muna ang ano. At pinangalanda ka pa. Shoutout yan kay Johnwell ha. Pinangalanda ka niya pa. Ah, masarap pala mag-post ng mga pagkain ng 3 a.m. Sabi. Eh, yan da yan kasi sarap talaga mag food trip pag madaling araw eh, no? Nako. So, ayan. Devil. O, tamo, napaka-react siya. Okay, objective will be taken by Execration. Konting hit na lang dito sa mid lane tower. And outpost will be open for the taking sa jungle ng Amihan Esports dito. So, pwede nilang i-invade yung jungle ng Amihan para lumiit yung farming space nila dito. So, ito yung pwede lang gawin, pero hindi pa nila kinukuha yung outpost, ah. Kasi alam ng, ano, alam ng Amihan yan, mahirapan sila tumimpight ng, mag, ano, ng sama-sama jutsu. Itong execration. Dahil nandun yung strength nila, eh, sa teamfight, eh. So, yung pick-ups lang talaga, with, kunwari, may mga deep wards, and then maispatan nila na nandun, for example, si Ken, pwedeng mag-relocate doon. O kaya, pag may isa, responde ka na doon. Tatlo sila, ayan. And then balik, kuha uli ng pick-up. Basta pag down ka, yan ang pinakamagandang ano, technique mo muna or nagawin para makabawi ka. So bakit ka sasabay dun sa alon niya, dun sa current flow ng ano, nung momentum ng kalaban mo, diba? Yeah, so babasagin mo lang with the pick-ups. Pero, uy. Sabi ni Boss Cholo Abeleda, masarap daw mag-food trip anytime. Ooh, anytime naman talaga. And speaking of food trip, no, tawag na kayo sa Wendy's at 8533-3333 available sa GrabFood and FoodPanda. Napakasarap ng Baconator at Frosty Cookie Overload. Hello, hello! Grabe si Mark Russell. Okay, okay lang yan. No problem tayo dyan at happy viewing sa mga nandito sa chat natin. Na-brown out daw! At naglalag din talaga. Oo, naglalag din daw, sabi din ng Amihan. May problema sa internet nila, same with Execration. So I think lahat ng ISP ay nagkakaroon ng problema. Yan ang pinakamahirap na hindi mahirap kalaban, kunwari Amihan. Hindi sila hirap kalaban yung Execration. Execration hindi mahirap kalaban yung Amihan. Ang mahirap na kalaban, brownout. Wala tayong solusyon diyan. Brownout ba? Brownout. I think mayroon lang problem. Brownout ba daw sa bootcamp? Ah, hindi. Yun, ewan ko. Or baka nga ISP siguro, I don't know. Ayan, so shoutout muna sa mga viewers natin, Angelo James, kay Yuki Hirasoma, Henry H, Cholo, Boss Cholo, hello. Boss Cholo, ayan. Kay Sebastian, Gaben Kalawan dito. Ayan, kay Karen Moreno, ISP Bonanza, sabi ni Ethereal Hope. Ayan, no. Nice name, sabihin ko sa, Ethereal Hope. Inabutan mo ba yun? O ano? ISP Bonanza. Ted Cordelio, Julian, mag-stream ka doon ba ng Genshin Impact? Hindi ko alam, magtatagay tayo kami. Sasama after dito. Pero, that is, that, ay, ito, yan ay kung matusiro ng Amihan. Kasi kapag, hindi nakuha ng Amihan to, magkakaroon pa ng game 3. Hindi, kasama naman natin si hindi kaya ng bakuna ang brownout, PLDC. Is real. Sobrang lag daw mag-Dota ngayon, sabi ni Christopher. Talaga, buti hindi tayo na gano'n, no? Malas ng mga nagpa-pub games dyan. Hi kay GNJ, watching from Cagayan, De Oro. Kay Wo, Ramos, Renata, hello. Joseph Mari. Mga maraming bataan si Maboy Ricks dito, ha? New meta dress. Hi kay Madam Vanessa. Hello, hello. Naku, pag tayo kumanta, baka bumagyo. Yun na nga. Naku, parang hindi naman totoo yun. Pero Abby, ang ganda ng swap. Doon sa loob ng Arena of Blood and Dazza is also in trouble. Naipasok pa nga si Jigen. Hala!
Naipasok sa Malimbanga. And ang sakit ng right click damage dito. Naipasok sa Malimbanga, mga kaibigan. Jawo with the BKB. Tamang right click kay Palos dito, pero four staff out. Naisave pa nga nila dito. Pero Tempest Double, lumalaban pa nga, mga kaibigan. Tempest Double pa lang to, pero goodbye, Aray. May kati talaga. Kailangan ng katingko. And they're going for the high ground push, mga kaibigan. Walang makagawa ang Mihan dito. Starter and SF, how are they going to defend itong high ground tower nila onto the top lane? Aegis will be expired, mga kaibigan. 3 seconds para kay IO. So medyo matagal pa. Pwede pa na naman kuha yung isang set of barracks dito. 34 seconds para sa Tiny. And 10 seconds para kay Doom dito. To. So si Palos, ito, tamang trabaho lang muna. Galing naman, ang ganda ng teamfight na yun dahil sulit no, sulit yung Arena of Blood niya, no? Wala ka na nga sa loob, pinapasok ka pa. Oh. Pero opa, labanan nila si Palos, kaso Tempest double lang to, nilalabanan yung tatlo. Ay. Sabi ni JP Garcia Oliver, ang galing, shoutout daw, ang galing ng ES ng EXE. Alam mo, Just Bimbo Things. Dalawa yan. Si Bimbo maganda ang gising o si Bimbo na bad trip. So ngayon siguro maganda ang gising at bad trip. Parehas kasi ang pangit ng game nila ng game 1. So game 2 bumabawi naman. Pero may ano kasi to eh, may tendency na maging asymptomatic eh. Yun ang mahirap pag nagkaroon ka ng asymptomatic. Hindi mo talaga ano eh, hindi ka pwede makampante kay Bimbo eh. Uy, na-break agad yung smoke. Sumasabog eh. Na-break na nga yung smoke, ang ganda ng pwesto ni BTC at malin ang blink. Si Jawo! Oh my god! Pero RR might die. Delikado siya dito. At masibat pa nga mga kaibigan. Jacko falls down. Abby with the BKB. Hindi pa niya nakakasa dito yung Doom. Hindi na imita. Pero Jacko going for the round. Naswap pa nga siya dito. And Herman will fall down. Si Jacko na may buyback. Pero I don't think ipagpa-buyback siya dito. At si Dazai. And seeing ko kamote nga. Ay, naku. Ay. Pag-ibig. That was a misplay from Amihan. Tinawag na ni Jacko. Ay, para sa akin talaga, draft, kung draft twice, hindi ko gusto yung draft ng Amihan. Pero maganda. Maganda yung early nila, lalo na yung laning ni Jacko. Sobra-sobrang okay na, ano, na napatay-patay nila si Ken doon sa mid lane. Pero kasi, wala talaga silang yung sobrang hard carry. Nag-pay off eh. Mm-hmm. Yung sinasabi natin kanina na, sino ang magiging damage dealer, yung right clicker ng Amihan dito? Si Slardar ba? Si SF ba? Pero wala eh. Kung i-compare mo yan sa isang Arc Warden, di ba? Hindi siya yung sobrang ano eh, aasahan mo na hard carry. So I think Amihan Esports, alam nila yung naging mali nila dito sa game. So next game, do or die match. Kasi pwede na silang, pwedeng magkalaglagan dito. Lower bracket. So ang matalo sa next game natin ay goodbye na goodbye. Po. Kalungkutan. It's sad to see you go. Pero yun nga, siguro yun lang sa akin, Slardar lang. And maganda naman yung ano nila, yung idea dun sa draft nila. Kaso siguro kung yung Slardar naging off and then inalis nila yung Doom. Yung Doom. Then, lagi kasi nilang pinapasok yung Doom eh. No? And I think hindi rin siguro nila in-expect na mag-Arc Warden yung Execration. Kasi last pick yung Arc Warden. Kaya kailangan malakas sa ano eh. Sa early game eh, kung may Doom ka, malakas ka dapat talaga sa early game. Yung ikot nyo, no? Ang problema is, hinold ng Execration yung Doom mismo. Na tingnan mo yung ano niya, 0610. So, alam niya na, ano, alam niya na... Alam medyo, din ng Execration na yung threat nila ay nasa Doom eh, no? Mm-hmm. Yung pwedeng makapag-bosset ng strat nila dito. Pero, it is what game it three. Is, mga kaibigan. Game 3 tayo, mainit na mainit ang laban. Bawi Amihan, bawi Execration. Shoutout pala kay Boss Robin Ray, nakita ko kakagising lang daw niya. Tapos, sakto daw na, ano, yung pasok niya dyan. Tsaka kanila, Boss Cholo, shoutout sa'yo, Ninyo Abanag, si Roy Jr., JP Oliver, ayan, June Marinda, and si Vanessa Gomez. Yung ano, mali daw yung galawan ni SF. I think, ang naging mali dito, yung galaw, yung rotation nilang lahat. Kasi kung makita niyo yung lineup ng Amihan, pang rotation yan eh, pang pick off yung ganyan eh. Pang pitas-pitas, pero napitas ba nila si Arc Warden dun sa jungle niya? Hindi. Look at the standing ni Palosito, 13-1. Pero, ayun na nga mga kaibigan, bawi daw sa dalawang teams na to. So, do or die match will be up in a few minutes. So, thank you sa mga nakasama natin. At bago kami mag-take ng break, shoutouts muna sa mga sponsors natin. Enervon Active, Predator, Steel Series, and Red Bull. At syempre sa pinakabago nating sponsors, Wendy. So call them at 8533-3333. Available din ito sa GrabFood and Food
Panda. So maraming salamat po. Register na din kayo sa PNX Bet and use our promo code Lupon WXC. Malilate na daw ako sa bakuna ko. Mamaya pa yun after ng series. So dyan lang kayo. Don't go away and we will be back for more Dota 2 action dito sa Kuya Nick's page. Mamba out.